Ayan po. Kung paano mag saing, no? Ayan o. Isang dalagang Pilipina ang magluluto kung paano niya sinasaing. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan. Pang-survive. Pang-survive po yan sa bundok. Okay. Pang-survive po yan sa bundok. Yan ang nakatira dito, ang dala, encantada na to. Dito nakatira. Na po guys, kailangan po natin yung mga maliliit na kahoy na tuyong-tuyo, no? Kasi dito po tayo sa malapit sa Bermuhan, basang-basa yung mga kahoy dito. So, dapat po natin unahin yung maliliit na kahoy para pag sinisindihan mo yan, mabilis pumapoy. Ito yung mga nakahanda natin ng kahoy. Tapos ito, plastic. So, dito natin malalaman kung paano tayo mabubuhay sa malayo, malayong lugar mula sa syudad. Nandito natin sa kabundukan. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano maging survivor sa ating pamumuhay dito sa kabundukan. Okay. Yan, yun ang unang mong ilalagay dyan. Yung mga maliliit na kahoy. Tapos mamaya pag nasindihan na yan, maghanap ka na naman ng harang dahil ang hangin dito paikot-ikot. Hindi mo alam kung saan ka pupwisto. So dito tayo, kahit paano mo nakakatulong ng itong area na to. So ngayon, ito plastic. So, kailangan mo po ito na sindihan. Okay. Sindihan po natin ha. Kung paano magluto ng noodles yan. Pansot Canton pala sabi ng dalagang Pilipino. Ito na po yung lighter at saka ito plastic, no? Ito po yung plastic. So ito mga plastic na ito, nakakatulong ito pag sinsindahan ang kahoy. So, ngayon ito, sisindihan po natin. Umapoy na ang plastic, hindi pa ang kahoy. Ayan, umapoy na. Yun. Ito, palaki natin at para ilagay natin itong kaldero. Sa kaldero naman ito, pag dito ka sa bundok, kailangan mo lagyan ng tubig. No? Okay. Nagsiga na daw ang kahoy at saka sa ano pa, nagsiga na. Yan. Siga at saka nagsiga. Ayan, may apoy na yan. Okay, yan. So, ganun lang po ang proseso kung paano magkakaroon ng apoy sa ganitong area. No? Kaya dahil wala po tayong gasol, wala po tayong stove, dahil malayo po tayo sa isang lugar. So, yun po ang dapat natin gagawin. So, dito na naman tayo sa pagsasaing kung paano maglagay ng tubig sa kaldero o paano ito lagyan ng bigas. Okay. Ito po yung kaldero. So, ang kaldero na to, dahil din dito tayo sa bundok, huwag mo munang lagyan ng bigas. Kailangan mo munang pakuluin para ang init ng tubig, dahil kakaiba po ang sa syudad. No? So, ganito po ang gagawin mo. Estimate mo ang tubig kung gaano karami. Tapos, pakuluin mo muna ito.
ilagay sa saingan. Yan. Pakuloy mo muna yan. Tapos, pagkulong-kulo na yan, saka mo lagyan ng bigas. Okay. Ganito, ganyan lang po ang gagawin natin. Okay. Takpan yan. Tapos, ilagay natin sa sinasaingan. Ayan. Okay. Yan po kung paano maging survivor sa bundok. Okay. So, hindi po siya mahirap. Kailangan lang po na kunting assist o kunting alalay para magkaroon po, para magamit po natin ang ating supernatural power. So, yan na. Okay, mamaya-maya ito, titingnan natin pagkulo. Okay. So, kailangan po malalakas yung apoy, no? Sa pagsasaing para maging maayos at maganda ang resulta sa pagsasaing natin. Kung mahangin, kagaya na, medyo mahangin, kung saan yung banda, saan banda yung may hangin, lagayan mo na pangtakip. So, harangan mo ng damo o anumang uri na mayroon na pwede pangharang. So, para maganda yung resulta sa pagsasaing. So, ito ngayon, guys. Kumukulo na yan. Nakita nyo yan, oh. Kumukulo na. Oh. So, silipin po natin. Ipakita po natin kung paano. So, yan. Okay. Yan. Kumukulo na, no? Oh. Tingnan nyo po. Oh. Yan, kumukulo na. So, yun na po yung time na kailangan mo nang lagyan ng bigas. Ito, kulong-kulo yan. So, kailangan po natin lagyan ng bigas. Okay. Tansahin po natin yan kung gaano karami ang bigas. So, ito po ang ginagamit ko. Pantakal. So, ito po. Yan. Kailangan mong iikutin yan kung paano. Ayan. So, kailangan mong gaganyan yan. Ganyan. Ganyan mong para pantay ang kanilang pagkalagay sa ilalim. Tapos, pakuloy mo natin tayong saglit para medyo lumulutang yung ano niya, malakas yung pagkakulo niya. Ganyan. Kailangan mo rin may apoy habang ito'y lalagyan ng bigas. Dagdagan natin ng bigas. Ayan. 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 Kailangan po natin gagawin yan para hindi ka mahirapan. Kasi pag sobrang init yung tubig mo, maaari pong magkaroon ng maging hilaw yung sinasaing mo. So, ito yung pagluluto sa bundok. Lalo na pag ganitong area, open air. No? Okay. So, puno yung tubig, di ba? Kailangan mo nang bawasan. Saktan natin yan, ha. Okay. Yan. So, nakita mo yung dami ng tubig. So, kailangan po tatansahin mo yan, ha. Okay, yan. Yan. So, ganyan na po. Ganyan po ang tansa ng tubig niya. Ganun. Then, nakita po niyo, tatansahin po niyo para hindi magkaroon ng problema yung sinain. Okay? So, ngayon, tatakpan po natin yan. Yan. Okay? Mamaya, papakita ko sa inyo kung anong gagawin. Guys, no? May konting tubig yan. So, ano yan? Lulutuin na lang natin yan. Yun ang hitsura niya. So, okay po? Okay na, sabi ng dalagang Pilipina. Yan. Noodles. Pancit canton yan. Luluto ng dalaga. Pang survive lang. Yan, tinitimplahan na po niya yung
pancit canton. Andito po kayo sa, andito po kami sa bundok. Walang kuryente, wala lahat. Pag-survive lang talaga sa bundok. Yun. Kunting ngiti lang. Ayan. Pancit Canton time.